balitang mayroong pag-asa. Health and Home Bookbound Edition inilunsad ng mga Adventista sa Mountain Provinces Mission. Amicus officers sa buong Palawan sumailalim sa pagsasanay sa leadership retreat. Voice of Youth Training dinaluhan ng mga Adventistang kabataan mula sa buong Occidental Mindoro area. Leadership Camp naging pagpapala sa buhay at paglilingkod ng Central Batangas District 2 Adventist Youth. Binyan Adventist Elementary School sumailalim sa AAA evaluation. Mga Adventistang kapatiran mula sa Bawan, Batangas at Lutukan, Sariaya, Quezon, masayang nagsama-sama sa exchange program. Youth Fellowship dinaluhan ng mga Adventistang mula sa buong Camarines Sur. Santa Monica Seventh-day Adventist Church, masayang ipinagdiwang ang ika-anim na anibersaryo. Lahat ng iyan, iyahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today and PUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Nagbabalik kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Inilunsad ng Mountain Provinces Mission ang bookbound edition ng Health and Home Magazine ngayong 2023 sa kanilang tanggapan sa Baguio City. Doon naging bahagi ng launching ang inaugurasyon ng bagong tanggapan ng Adventist Book Center na nakadisenyong paglingkuran ang kabuuan ng Cordillera Region. Ang balitang may pag-asa ay ihatid ni Mike Daniel Subala. Pagpapanibagong sigla at patuloy na dedikasyon ang pagpapalang inihatid ng Health and Home 2023 Bookbound Launching at ng dedikasyon ng panibagong Adventist Book Center Office para sa mga literature evangelist dito sa Seventh-day Adventist Church Cordillera Headquarters sa Baguio City. Ang Health and Home Bookbound bilang isang patok na produkto ay inaabangan kada taon ng mga regular na subscriber, kaya nga nagdulot ng pananabik ang nasabing launching sa mga literature evangelist, missionaries at field pastors mula sa Mountain Provinces Region sa layuning ito ay maibahagi sa bawat tahanan sa mga Kapatagan, Gilid ng Burol at Lambak ng nasabing rehiyon. Ako niya nanawagan sa lahat ng ating mga reinforced sundalo na kulpultor dito po sa Mountain Provinces Mission na sila po ay pumarito na upang dalhin na yung mga libro at dadalhin na po sa mga customer. Alam ko po na ito yung matagal na inaantay ng mga kaibigan natin sa field sapagkat napakaganda po ito. Especially dito po natin matunghayan yung four aspect of life. Katulad yung spiritual, physical, mental, and social. Ang topics usually po natin is pursuing happiness. At kita nyo naman po, napakaganda. Ng book cover natin ngayon is Michael V. Ang topic ng Health and Home, which is pinopromote dito po is nutrition, exercise, home organization, and stress management. Kasunod ng paglulunsad ng aklat, naganap ang pagtatalaga ng bagong tanggapan ng Adventist Book Center. Ang modernong pasilidad na ito ay magsisilbing sentro ng pamamahagi ng spiritual na literatura at mga mapagkukunan ng magpapahusay sa outreach ng misyon. Minasbasan ni Pastor Maximino Kadalig, ang Pangulo ng Mountain Provinces Region, ang bagong tanggapan na binibigyang diin ang kahalagaan nito para sa simbahan at komunidad. Yeah, of course, tayo una po ay nagpapasalamat po tayo dun sa sponsor, sa Philippine Publishing House, sapagkat nagbigay po sila ng biyaya tulad yung nakikita natin na bagong opisina. At ito po ay pagpapala nagmumula sa langit na ibinigay niya po dito sa atin na dito sa Mountain Provinces Mission. Naghahatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Baguio City. Ako si Mike Daniel Subala para sa Hope Today and PUC News. Nagtipon sa Takras, Nara, Palawan ang lahat ng Adventist Ministry to College and University Students o Amicus Officers sa buong lalawigan ng Palawan. Ito'y pinangunahan ng Palawan Amicus Association at sinuportahan ng Palawan Mission Adventist Youth Ministries. Alamin ang mahalagang layunin ng kanilang pagtitipon at pagsasanay sa balitang may pag-asa ni Novelet Escarcha. Bilang mga mananampalataya at mga kabataang lider,
Mayroon tayong mga tanong na tila baga ang hirap sagutin. Kabilang na dito ang mga tanong na bakit? Bakit ako nandito? Bakit ako pinili ng Panginoon? O bakit ako naging leader? Ilan ito sa mga tinalakay sa leadership retreat ng Palawan Amicus Association o PAMIKUSA sa temang Why Are You Here? Na ginanap sa Tagalog Church, Takras, Nara, Palawan. Bumiyahin ng 1 hanggang 5 oras ang higit kumulang 80 mga Amicus officers galing sa iba't ibang paaralan sa North, South at Central na bahagi ng Palawan upang dumalo sa leadership retreat. Kasama ang 8 chapters ng Palawan State University, 2 chapters sa Western Philippines University at ang Fulbright College. Nagkaroon ng leadership retreat ang PAMIKUSA dahil sa natatanggap naming mga concerns na yung mga chapters all around Palawan ay nahihirapan sila na i-organize. Ginawa ng paraan ng PAMIKUSA to strengthen yung mga chapters na paano simulan from the scratch yung kanilang chapter. Nagkaroon ng lectures at breakout sessions patungkol sa conflict management and resolution, program and delegation, at mga roles and responsibilities ng bawat Amicus offices. Naging tagapagsalita dito ang mga alumni at dating officers ng PAMIKUSA, gayon din ang youth director na si Pastor Jonathan Cordial. Tanong po na why are you here ay napakita po ng program na ito na pumunta po dito para ma-remind po tayo as a leader ng mga gampanin po natin sa ating pong organization na Amicus. Tapos po, yun po, na-remind po tayo na hindi po natin siya kaya, na tayo lamang po kailangan natin ng guidance ng Panginoon. At yun po ang isa rin po sa takeouts ko po dito sa atin pong event na ito ay mahalaga po na yung example po natin ay hindi iba tao, hindi po nasa paligid natin, kundi yung best example po natin ay yung leadership po ng ating Panginoon. Maganda po yung naging effect niya kasi nakita ko po yung mga hindi po namin nagagawa na yun po, ma-apply na po siya namin ngayon. Sana po ay sama-sama po kaming magtulungan po na ma-apply po siya sa amin pong leadership. Kung sasagutin natin ang tanong na why are you here? Marahil ang sagot ay katulad ni Jesus Christ, who is the leader of all leaders. We are appointed leaders of God and we are called to be humble enough to serve the Lord by proclaiming His love to His people. The most important character of being a leader is humility and servanthood. Sabi nga, di ba? We are here to serve just as Jesus did. Para sa mga present na Amicus leaders natin, one thing lang, always remember your purpose. Why are you here? And to pray. Pray and pray always. Hindi man tayo kwalipikado sa posisyon, pero sa pamamagitan ni Kristo, napupunan ang mga kakulangang ito. Sabi nga, God doesn't call the qualified, He qualifies His call. Ako si Novelet Escarcha, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News. Matagumpay na isinagawa ang area-wide Voice of Youth Training sa San Agustin Adventist Church sa Blayan, Occidental, Mindoro. Ito ay bahagi ng nagpapatuloy na mobilisyon ng mga Adventista, lalo na ng mga kabataan sa pakikisangkot sa paglilingkod at pangangaral ng Ebanghelyo. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Jiramel Joy Taniedo. Isang Voice of Youth Camp Training ang isinagawa dito sa San Agustin Seventh-day Adventist Church sa Blayan, Occidental, Mindoro, na mayroong temang I Will Go with the Army of Youth. Ito ay dinaluhan ng mahigit 130 na mga kabataan mula sa iba't ibang distrito at iglesia sa kabuuang area ng Occidental Mindoro. Ang Youth Federation officers ay very passionate na ma-equip, ma-empower ang mga kabataan dito sa Occidental Mindoro. Kaya ilang beses na pinag-meetingan ng Youth Federation officers ang event na ito, ipinalam sa lahat ng distrito at sa lahat ng mga iglesia dito sa Occidental Mindoro para ang ating mga kabataan ay masanay sa paghayo sa banal na gawain ng Panginoon sa magitan ng mga Voice of Youth program. Bahagi ng nasabing programa ay ang pagkaunawa sa pinagmula ng Voice of Youth at layunin nito. Paano gumawa at mag-deliver ng sermon? Paano mag-Bible study? Paano mag-lead ng team? Ano ang mga dapat at hindi dapat gawin? At ang iba pang mahalagang bahagi. Pinangunahan ng mga pastors ang pagbibigay ng lectures at practicum.
Mahalaga na nagkaroon ng ganitong training ang iba't ibang mga teams ng mga kabataan para sa kanilang Voice of Youth upang lalo nilang maunawaan yung ilang mga mahalaga mga prinsipyo, mga layunin kung bakit merong tayong Voice of Youth. At sa pamamagitan na to, hindi lamang nila nakilala ang isa't isa, mahalaga rin na kanilang nasariwa yung kanilang commitment, yung kanilang relasyon sa Diyos. Kaya nga aking hinahamon ang mga kabataan na sila ay o tayo ng mga kabataan ay patuloy na makisangkot sa ating gawain na ito upang lalo tayong maging fully equipped sa nagtatapos na gawain ng ating Panginoon. Hindi rin nawala ang socialization na malaki rin ang naging impact sa pagpapaigting ng relasyon ng mga kabataan. Kita sa kanilang mukha na sila ay lubos na nakinabang at naging masaya sa programang ito. Ang aking natutunan po sa aming sinasagawang training sa San Agustin Sablayan ay una po sa lahat yung kung paano ang makisangkot sa gawain at kung paano makihalubilo sa ibang mga kabataan lalo na sa pakikipagsangkot sa gawain ng Panginoon. Kagaya ng binabanggit sa aklat na Education, page 7, paragraph 3, "With such an army of workers as our youth, rightly trained, might furnish how soon the message of a crucified, risen, and soon coming Savior might be carried to the whole world." Sa pagtatapos, naging sigaw ng bawat dumalo, "EOY Training 2023, I will go with the army of youth." Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Jira Meljoy Darisay Tanyedo para sa Hope Today and PUC News. Masayang nagsidalo at nakisangkot sa leadership camp ang Central Batangas II District Adventist Youth. Sa pangunguna at suporta ng buong distrito, sila ay sumailalim sa pagsasanay na nagdulot ng malaking kapakinabangan sa kanilang buhay at paglilingkod bilang mga kabataang Adventista. Si Esther Lynn Leonor para sa Balitang May Pag-asa. 61 mga kabataan mula sa iba't ibang iglesia ng Central Batangas II ang aktibong nakilahok sa isinagawang Youth Leadership Camp na may temang Let No Man Despise the Youth. Sa pagsisimula ng 3 programa, nagbigay ng mensahe si Brother Hill Aguilar sa mga kabataan patungkol sa kanilang layunin na maging mabuting halimbawa sa paglilingkod, pananampalataya at pag-ibig. Ang layunin ng Youth Leadership Camp na ito ay para maturuan ang ating mga kabataan ng bawat iglesia ng Central Batangas II na kung paano sila mag-lead sa kanilang mga iglesia. Ang mga kabataan mula sa iba't ibang iglesia ay nakibahagi at nakiisa sa iba't ibang grupo upang makilala at makipagkaibigan sa mga kapatiran. Bilang bahagi ng pagsamba, nag-alay din ng mga kabataan mula sa 7 iglesia ng Central Batangas II ng papuring handog sa Panginoon. Sa pagsasanay ng mga kabataan sa pagiging leader sa iba't ibang bahagi ng gawain ng iglesia at sa pagtulong sa kapwa, buong kasiglahang na ibahagi ng mga miyembro ng Kabuyaw Media Team at ni Brother Hill Aguilar ang kanilang kaalaman tungkol dito. In behalf of Captured Media Team, ini-encourage namin kayong mga kabataan na patuloy na magpagamit sa Panginoon at makisangkot sa gawain sa kabila ng inyong kabataan. Alalahanin natin na kung tayo ay handang mag-commit sa Panginoon, siya ang bahalang mag-equip sa bawat isa sa atin. Patuloy kayong lumago at maging masigasig sa gawain ng Panginoon. Purihin ng Panginoon sa matagumpay na programa na pinangunahan ng mga AY leaders, katuwang ang Captured Media Ministry ng Kabuyaw District, Pastor Trudy Polison at Brother Hill Aguilar bilang mga tagapagsalita. Ang pinakanatutunan ko po ay yung kagaya po ng sinabi ng speaker na ang ating pong generation ay pinili para po lumakad at maghikayat po ng ibang mga tao papunta sa paanan ng ating Panginoon. Masaya, naging matagumpay na gawain at sana sa susunod pa ng mga gawain kagaya ng mga leadership camp, Voice of Youth at iba pang mga gawain ng ating pong Panginoon ay ating pong kasangkutan upang mapabilis ang gawain at makauwi na tayo sa ating tahanan. Mga kabataan, patuloy po tayo sa pananampalataya at maging masigasig
sa bawat paglilingkod. Sa pamamagitan ng mga mensaheng nagbigay inspirasyon at sa iba't ibang aktibidad na ginawa, dala ng mga kabataang dumalo sa programa ang hangaring maging masigla at positibong leader sa kani-kanilang iglesia at higit sa lahat maging inspirasyon sa iba pang mga kabataan. Layuning magatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si Esther Lynn Leonor para sa Hope Today NPUC News. Binisita ng AAA o Adventist Accrediting Association ang Binyan Adventist Elementary School upang magsagawa ng evaluation. Ang gawaing ito ay mahalagang bahagi sa adhikain ng AAA na palaging pagbutihin ang antas ng edukasyon sa bawat Adventistang paaralan. Alamin ang resulta sa kanilang accreditation sa bais sa balitang may pag-asa ni Sedi Boy Kawaling. Binisita ng Adventist Accrediting Agency Evaluators ang Binyan Adventist Elementary School na pinamunuan ni Dr. Mary Jing Zabat, ang North Philippine Union Conference Education Director, upang suriin ang paaralan alinsunod sa hanay ng mga pamantayan ng ahensya. Nagtulungan ang mga guro at kawani ng bais at bisdas sa pamamagitan ng pamumuno ni Ginoong Jeffson Katinggan, ang punong guro sa paghahanda ng paaralan upang matugunan ang mga itinatag na pamantayan ng kahusayan sa akademya at itaguyod ang mga Adventist values. Ang grupo ng 11 mga accreditors ay tinanggap sa pamamagitan ng isang fancy drill na isinagawa ng mga miyembro ng Pathfinder Office Qualifying Course at isang devotional na programa kung saan binigyang inspirasyon ni Dr. Zabat ang mga manggagawa sa paaralan na ipagpatuloy ito ng tapat na misyon hanggang sa pagdating ni Jesus. Pagkatapos ng devotional, ang kupunan ay nagpatuloy sa campus tour upang simulan ang pagsusuri ng mga pasilidad at magsagawa ng panayam sa mga piling estudyante, magulang at guro. Ang mga miyembro ng lupon ng paaralan na pinamumunuan ni Milo Villa, ang Pangulo, ay nagpakita ng kanilang buong suporta at tiniyak na isaalang-alang ang mga rekomendasyong ibinigay ng mga evaluators upang mapabuti ang mga programa at pasilidad ng paaralan para sa mas mahusay na mga serbisyong iaalok sa komunidad. Pagkatapos ng mahigpit na pagsusuri na ginawa ng AAA team, malugod na inihayag ni Dr. Mary Jane Zabat na ang Binyan Adventist Elementary School ay nabigyan ng 5 taong extension na magtatapos sa Disyembre 2028. Si Dr. Zabat kasama ang mga evaluators ay pinuri ang pag-unlad ng paaralan pagdating sa mga pasilidad at serbisyo nito. Nagbigay din sila ng mga rekomendasyon na itinuturing na hamon ng mga administrators ng paaralan na patuloy na itaguyod ang kalidad at edukasyong nakasentro kay Kristo na ibinibigay nito sa komunidad. Ang punong guro at tagapangulo ng lupon ng paaralan kasama ng iba pang mga administrador ay nagpahayag ng kanilang pagsasalamat sa accrediting team, mga guro at mga mag-aaral na nasa likod ng tagumpay. Makiisa tayo sa panalangin na anuman ang maging resulta, tayo ay magsasama-sama bilang isang komunidad at gagawin ang lahat ng ating makakaya, magsasagawa ng mabubuting gawa at ihanda ang mga tao para sa malapit na pagbabalik ni Kristo. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako si Sedi Boy Kawaling para sa Hope Today NPUC News. Masayang magkasama-sama sa pagsamba sa ginanap na exchange program ang mga Adventistang kapatiran mula sa Bawan, Batangas at Lutukan, Sariaya, Quezon. Ang exchange program ay isa sa mga masaya at mabisang programa ng local Adventist churches upang panatilihing buhay at masigla sa pananampalataya ang mga miyembro nito. Ang kanilang pagtitipon, balitang may pag-asa ni Roel Villonza. Idinaos ang isang exchange program ng mga kapatiran mula sa Bawan, Batangas sa Lutukan SDA Church sa Sariaya, Quezon. Kasama ang higit 30 miyembro ng Bawan SDA Church, hinawakan nila ang programa mula sa Sabbath School, Divine hanggang Sabbath Afternoon Worship. Naging tagapagsalita sa Divine Worship ang kasama nilang pastor na si Pastor James Gonzalez na nagdala ng mensaheng umikot sa talatang You Are My Witnesses
saith the Lord, and my servant whom I have chosen. Naging maayos ang daloy ng pagsamba kasama ng mga kaibigan at mga kapatiran na nakisangkot sa naturang exchange program. Sa pagsamba noong hapon, nagkaroon ng mga musical offerings mula sa mga teachers ng Baes o Bawan Adventist Elementary School, Plasabas Sisters at Brother Susing Cordero mula sa Bawan SDA Church. Nagsagawa rin ng group dynamics kung saan pinag-usapan ang mga issue tungkol sa wastong paggamit ng teknolohiya, internet at social media. Nagbahagi naman ng mensahe si Brother John Elizon de Malibot na sinundan ng pagbibigay ng 2 electric fans bilang regalo mula sa Bawan SDA Church sa pangunguna ni Brother Rolando Cordero. Malugod naman itong pinasalamatan at tinanggap ni Brother Roy, Sister Awe at Ma'am Lita. Lubos na pinagpala ang buong Iglesia ng Lutukan SDA Church sa paglilingkod na ginawa ng mga kapatiran mula sa Bawan Batangas. Mula dito sa Lutukan SDA Church, ako si Rowel Villanza, nag-uulat. Nasa 600 mga Adventista ang nagsama-sama sa Campsurewide Adventist Youth Fellowship na idinao sa Calabanga, Camarines Sur. Ang nasabing pagtitipon ay nagpatibay sa kanilang relasyon, pagkakaisa at pananampalataya sa Diyos. Ang kabuuang detalye nasa balitang may pag-asa ni Christian Ed Bonggon. Isinagawa ang Camarines Sur Wide Youth Fellowship sa Calabanga, Camarines Sur upang magpatibay ng pananampalataya at sama-samang pumuri sa ating Panginoon. Burunyog, isang Bicol na dialekto na ang ibig sabihin ay pagkakaisa. Nasa 600 na mga kabataan ang nagsama-sama mula sa 8 distrito ng Camarines Sur upang palakasin ang adhikaing magkaroon ng isang direksyon ang paglilingkod ng buong kabataan ng Southern Luzon Mission. Sa pangunguna ng Adventist Youth Federation ng Camarines Sur, inilunsad ang aktibidad sa Burunyo ni Cristo kung saan muling nagsama-sama ang 8 distrito sa buong Camarines Sur. Layunin ng programa ito ay muling pasiglahin ang pananampalataya ng ating mga kabataan, hindi lamang sa kanilang espiritualidad, kundi sa kanilang sosyalidad. Ang temang Burunyog kay Kristo, na sa Tagalog ay pagkakaisa kay Kristo, ay isang malawak na layuning nagpapaalala ng pag-ibig ni Kristong nagbubuklod sa atin. At dahil dito ay patuloy na nagkakaisa upang maging mabunga ang paglilingkod. Binigyang diin ang topikong tungkol sa mental na kalusugan na mahalaga sa malusog na pagdedesisyon at kakayahan na mapanagumpayan ang mga suliraning kinakaharap ngayon ng mga kabataan. Isa ding mahalagang misyon na magabayan ng mga ito ang kanilang kapwa kabataan na dumaranas ngayon ng mga mabibigat na pasanin buhat ng mga social issues. Isang mahalagang usapin din ang love, courtship and marriage sa panahong ito. Binigyang kahalagahan ang mataimtim na pananalangin, matalinong pagpili na makakapareha sa buhay at pakikipagtipan sa Diyos. Sa ganitong program, lahat ng mga kabataan, mga nandito, nakikita ko, and at the same time, nakikita ko yung spirit, yung moving ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin na tayong lahat ay makinig sa Kanya at makarinig ng mga inspirasyon, ng mga mensahe na talagang angkop sa ating kapanahunan ngayon, lalo sa mga kabataan. Ang tamang prinsipyo ng pagmamahal sa kapwa ay dulot ng buong pusong pagmamahal sa Diyos. Ang maglingkod sa Panginoon ng may buong pagmamahal, ang unang hakbang ng pagmamahal sa ibang tao. Ang ibig sabihin po ng Burunyog ay pagkakaisa kay Kristo sa gawain, sa pagtutulungan, at sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ganon din pagkakaisa sa kanilang pananampalataya bilang mga kabataan. So ito po ay isinagawa upang magkaroon ng isang pagsasama-sama ang mga young people sa isang hadikain na sila po ay maging malapit sa ating Panginoon Jesus. Ang masasabi sa ating mga kabataan, lalo sila maging malapit sa Panginoon sa pananalangin, pag-aaral ng banal na salita ng Panginoon upang makita nila ang gabay ng Panginoon kung paano siya mangunguna sa bawat isa sa kanila.
mula dito sa Calabanga, Camarines Sur at may layunin makapaghatid ng balitang may dalang pag-asa. Christian Edroslin Bunggon nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Buong siglang ipinagdiriwa ngayong taon ng Santa Monica Seventh-day Adventist Church sa San Pablo City, Laguna ang kanilang ika-anim na anibersaryo. Doon kanilang sinariwa ang naranasang paglago, pagpapala at mga hamong kanilang napanagumpayan dahil sa pangunguna ng Panginoon magmula nang sila'y maitatag bilang isang organized church noong 2017. Ang kanilang masayang selebrasyon, balitang may pag-asa ni Shaina Jessa Bondad. Buong kagalakang ipinagdiriwang ng Santa Monica Seventh-day Adventist Church ang kanilang ika-anim na taon bilang ganap na iglesia na may temang Marching Towards the Future. Nagsimulang magkaroon ng pulutong sa Santa Monica noong 1975 sa pangunguna ng Nooy District Pastor, Pastor Billy Villarias. Ako'y tinawag ng Diyos sa gawain upang ipangaral ang mahalagang pabalita ng Ebanghelyo. Kung paanong sinabi ng ating dakilang Diyos na dapat maipangaral, madala ang mensahe ng langit, the number one, the love of God. Number two, the faith of Christ. And then, the bunga ng ating pananampalataya ay pagsunod sa dakilang kautusan. Saksi naman ng ilang mga matatanda sa iglesia kung papaanong patuloy na pinangungunahan ng biyaya ng Diyos ang pagpapatayo ng kanilang church building. Salamat ako sa Panginoon at pinupuri pagkat ang aming iglesia po ay dumating na sa ika-anim na anibersaryo bilang organized church. Kami nag-umpisa po sa isang kokonti lang aming salapi upang maitayo ito. Pero napakabuti ng Panginoon sapagkat nakapagtayo kami habagat hindi pa po ito tapos, ay narito po yung challenge na aming ngayong hinaharap ay paano po namin ito tatapusin at paano namin patuloy na dadala ng pabalita ang mga taga Santa Monica Church. But kami po ay nagtitiwala sa Panginoon. Sa kabila ng mga pagsubok na kinahaharap ay patuloy pa rin ginagamit ng Panginoon ang iglesyang ito upang magsilbing tahanan sa mga kapatiran at daan sa paglago ng kanilang relasyon sa Kanya. Yun po yung impact na talagang mararamdaman mo ang presensya ng Panginoon. Hindi madali, hindi mo masasabing pag naging Adventist ka na, lahat na ay madaling ang magiging buhay mo. Hindi, marami pa rin pagsubok. Pero mararamdaman mo ang presensya ng Panginoon sa bawat araw. At yun po, dun lagi kang manghahawak. Buong suporta rin ang hatid ng ilang pastor mula sa South Central Luzon Conference sa selebrasyon ng Santa Monica Church. And we are looking forward na ang Panginoon ay patuloy na maging tapat sa iglesyang ito, samantalang ang iglesyang ito ay gagamitin niya sa pagtatapos ng gawain ng ating Panginoon. Kaya kami po ay kaisa ninyo sa celebration. Ang ating tanggapan sa South Central Luzon Conference ay nakikiselebrate sa tagumpay ng gawain dito po sa Santa Monica. Sa hapon naman ay nagkaroon ng Hope Impact Book Giving, Music Festival, Testimonies at Dedication and Commitment Service. Mula rito sa Santa Monica, San Pablo City, ito si Shaina Jessa Bondad, naghahatid ng balitang puno ng pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode.
Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa pangalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si Marcy Gamaro at ito ang Hope Today NPUC News.